Alright mga kapuso, this time around, atong makauban si Martin Del Rosario na usa sa mga cast sa Voltes 5 Legacy. Martin, good morning and welcome to Cagayan de Oro City. Kumusta ka ngayon? Okay naman. Good morning mga kapuso. Sobrang gusto kong magpasalamat dun sa show kanina dahil napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Ang dami-daming tao. And syempre gusto ko rin pasalamatan ang Centrio Mall, Ayala Mall, for inviting us. Kasi sa totoo lang, nakakamiss na mag-show. It's been 2 years eh, di ba? Nag-pandemic at lahat. So, iba yung experience nung nakita ko face-to-face yung mga tao muli na nagpapakita ng suporta para sa amin. Kaya, I'm very thankful sa mga taga dito sa Cagayan de Oro. Nako, for sure, Martin, yung mga kapuso natin, seeing you after the pandemic, all those challenges, I am for sure na sobrang saya rin nila. Pero, unang-unang pag-usapan natin itong character mo sa Voltes 5 Legacy. You are doing Prince Zardoz. So, yes. ano yung character? Kumusta? Dito si Prince Zardoz. So, ako yung ipapadala para mamuno sa pananakop ng Earth. So, ako dito ang magiging main nemesis ng Voltes 5. Kalabang ko dito sina Steve, sina Big Bird, si Mark, si Jamie, si Little John. Pero, syempre, alam naman natin lahat, panood natin yung anime, hingid sa aking kalaman, ay mga kaaway ko pala yung mga kadugo ko. So, tatlo sa Voltes 5, si Big Bird, si Little John, at saka si Steve. So, tingnan natin kung paano tatanggapin ni Zardoz ang katotohanan at ang mangyayari sa ending. Martin, ano ba yung parang klaseng Martin Del Rosario na makikita ng ating mga kapuso sa Voltes 5? Ako naman kasi, bawat character na ginagawa ko, gusto ko iba talaga, iba yung atake. So, ako, ilang beses na ako gumawa ng mga kontrabida roles. Siguro, madalas ako nagko-kontrabida roles. Pero, pag napanood yung Voltes 5, abangan nyo, si Prince Zardoz ay nag-iisa rin. Iba siyang kontrabida. Actually, ang maganda kay Prince Zardoz, masama siya, pero may intindihan mo siya yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, nabuhay siyang insecure siya. Tsaka matatapos yung show, may intindihan mo kung bakit niya ginagawa yung mga kasamaang yun. Ano yung mga preparation na ginawa mo, Martin, for this role? Siyempre, di basta-basta yung research and internalizing. Kumusta? Physically, nag-prepare ako. Una, nagpapayat muna ako ng, as in, payat. Tapos after ko magpapayat, nag-gym. Kasi medyo fit yung costume. So, syempre, di ba? Tsaka prinsipe, di ba? So, pag prinsipe, dapat iba yung, pag maganda yung, pag okay yung physique mo, sasama na yun eh. Confidence mo sa loob mo, lalabas sa character yun eh. So, physically, nag-prepare ako and nanood din ako ng mga, para mga Game of Thrones, yung mga ganyang mga series. Ganyang genre. Parang si Lannister. Basta, sa mga Lannisters, inaral ko rin. Tsaka, siguro mga snippets from different films. Naghahanap ako ng mga kaunting galaw na pwede kong kunin, tapos pwede kong i-combine, lalagyan mo ng puso, mabubuhay na si Prince Zardoz. Siyempre, yung Voltes 5, Martin, nakilala bilang isang Japan anime. Paano mo ba parang lagyan ng Pinoy touch yung pag-portray mo sa character mo? Sa totoo lang, malaking part dun sa anime, ginawa kong basis pa rin eh. Yung parang marami dun sa, actually pinanood ko rin pala, isa pa yun sa preparation ko, pinanood ko yung anime. Malaki dun sa naging, anong tawag dun? Yung basis ko ba? Yung pineg ko. Kay Prince Zardoz talaga dun sa anime. Pero ginawa ko lang siyang, hinhumanize ko lang. So, kasi diba doon parang flat lang yung emotions, natatalo, nagagalit, yung ganun. Parang dito, nilagyan ko ng lalim, ginawa kong 3D yung paghulma sa kanya. So, yun. Actually, hinhumanize ko siya. In real life ba, may nakikita ka bang similarities between you and Prince Zardoz? Siguro, malayo eh. Si Prince Zardoz, ang laki ng personality. Ako sa totoong buhay, tahimik lang naman ako. Hindi naman principle lahi, ganyan. Pero, doon pumapasok yung fun as an actor eh. Kapag nagagawa mo yung mga bagay na malayo sa totoong ikaw. So, definitely malayo sa akin si Prince Zardoz. Parang may fun na yung parang new challenge kasi sinusuot mo yung sapatos ng ibang... Tama. So, while doing this character, is there any lessons na natutunan mo during the pag-study mo and then during the shoots? Kumusta? Siguro wag tayo magpapalamon sa galit. Kasi, di ba, parang minsan, imbis na padala ka sa emosyon,
tingnan mo yung sitwasyon in from a larger picture. Uh-huh. Para 'di ba? Kasi kung hindi ka pag tumingin ka mula sa malayo, maiintindihan mo kung bakit nangyayari yung mga bagay na ba. Hindi lang basta ura-urada, lalabas mo yung galit mo hangga't sa wala, ikaw rin yung masisira bandang dulo. Tama, tama. Finally, please invite our Kapuso here in Mindanao, Martin, lalo na dito sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao, na abangan ang Voltes 5 Legacy. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa mga pumunta kanina dun sa mall show namin sa Ayala Centrio Mall. Mm-hmm. Sa inyong suporta, masaya-masaya ako nakita ko kayong lahat. Kaya naman, inibitan ko kayong lahat na panoorin at suportahan ang Voltes 5 sa 2023 na yan. Dagang salamat sa itong mga kapuso nga mitutok sa itong episode karong adlawa. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Ako, si Cyril Chavez, buong puso para sa Pilipino.